Magandang umaga, mga bata. Meron ba kayong hardin sa inyong mga bahay? O kaya nakapunta ka na ba sa isang hardin? Ang kwento ko ngayon ay tungkol sa isang batang babae na may hardin. Ang pamagat nito ay Ang Bisita sa Hardin ni Emily. Mahilig si Emily panoorin ang mga bituin. Isang gabi, habang nakasilip sa kanyang bintana, napansin ni Emily ang isang bituin na naglabas ng liwanag at pumasok ito sa kanyang silid. Ang liwanag na ito ay naging isang batang lalaki na kasing taas ni Emily na may gininto ang buhok at kulay tsokolating mata. Naalala rin ni Emily ang labanos nila sa hardin sa kutis ng bata. Huwag kang matakot! Agad na sabi ng panauhin niya. Ako isang manlalakbay mula sa isang bituin na iyong tinitignan. Pakilala nito at nagpakilala rin si Emily. Bakit ka nandito? Tanong niya sa bagong dating. Nag-iipon ako ng iba't ibang magagandang bagay mula sa iba't ibang planetang pinupuntahan ko. May magandang bagay ba rito? Dinala ni Emily ang batang lalaki sa kanilang hardin at ipinakita ang kanyang paboritong halaman dito. Itong magandang puno ng avocado. Inilabas ng kanyang bisita ang isang nagniningning na papel at panulat. Iginuhit ang puno ng avocado at nagsulat. Puno ng avocado, mataas at kulay kayumanggi at berde. Paglalarawan ng batang bisita. Parang may kulang, sabi niya pagkatapos magsulat. Alam ko na! Hinawakan niya ang kamay ng lalaking bisita at itinikit ito sa puno. Kulang ng detalye. Ngayon, sabihin mo, anong pakiramdam ng katawan ng puno? Hinaplos ng matagal ng lalaki ang katawan ng puno. Magaspang! Magaspang ang kayumangging katawan ng puno ng avocado. Dagdagan pa natin! Umakyat siya sa puno ng avocado. Sinundan siya ng kanyang bisita galing sa tala. Hinaplos nila at inamoy ang dahon at natuklasan nila na mabango ang mga ito. Mabukol ang naglilang balat ng biluhabang avocado at mabuhangin naman ang berdeng dahon nito. Pinitas ni Emily ang hinog na bunga ng avocado. Bumalik sila sa kanilang bahay. Dinala ni Emily ang nabiyak na avocado at kutsara sa kanyang silid para matikman ng kanyang bisita mula sa langit. Tinikman ng lalaking bisita ang avocado. Malambot at malinamnam ang berdeng laman ng bunga ng avocado at inilagay niya ito sa kanyang papel. Alam ko na kung bakit maganda ang puno ng avocado. Ito ay napaghahatian ng magkaibigan. Matapos kumain, nagpaalam na ang batang lalaki na bisita ni Emily. Babalik na ako sa aking tahanang bituin. Maraming salamat, Emily, sa pagpapatuklas mo sa akin ang puno ng avocado. Walang anuman, sana makabalik ka rito. Marami pang magandang bagay sa aming daigdig. At naglaho ang bisita ni Emily tulad ng pagdating nito nang muling pumasok ang liwanag sa silid niya. Kung kayo naman kaya ang sunod na bisitahin ng batang nakatira sa bituin, anong magandang bagay ang ipakikita niyo sa kanya?